O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa action. Ang ating anime recaps ngayon ay pinamagatang Full Metal Panic na pinalabas noong 2002. Nagsimula ang series sa isang prinsesa kasama ang sundalong driver na tumitakas mula sa humahabol na iba pang sundalo. Nangangati ang bunganga ng babae kaya kinagat nito ang kamay ng driver pero sinabi ng driver na okay lang. Kaso ay pinasabog sila ng humahabol na chopper at namatay ang driver na niligtas ang CD na puno ng anime recaps Tagalog. Binabaril ng piloto ng chopper ang kinaroroonan ng babae nang biglang lumabas ang isang invisible na Gundam at hinuli ang chopper at tinapon sa malayo. Lumabas ang piloto ng Gundam na si Sosuke Sagara na mukhang K-pop ang buhok at idol si Samurai X dahil sa sugat sa mukha. Tinurukan nito ng pampetulog ang babae at dinala sa ligtas na lugar. Kalaunan ay pinakilala ang isa pang bida na si Curse Weber at ang isa pang babaeng major na malaki ang dinadala na si Melissa Mao. Pinatawag ng CEO na si Andrei Sergeyevich Kalinin ang tatlo para sa bagong misyon. Pinakita ang litrato ng batang Kaname Chidori at sinabi ni Curse na maganda daw ito. Kailangang magpanggap ni Sosuke na mag-aaral para malapitan at maprotektahan si Kaname laban sa mga taong nais siyang kidnapin. Kaya't binigyan siya ng kondom at iba pang gamit ng mga high school students para sa pakikipag sa palaran sa paaralan. Naisip ng mga mag-aaral na weird si Sosuke dahil sa asal militar niyang dating at mga nagugustuhang robot pandigma. Sa tabi-tabi naman ay naroon lang si Curse na naka-back up kay Sosuke at nakasakay sa invisible nitong Gundam. Nagpunta si Sosuke sa kinaroroonan ng mga nagpapalit ng damit na mga babae kaya pinagbabato siya ng mga ito at inakala niyang may kalaban kaya pinadapa niya si Kaname. Pero siya pala ang kinatakutan ng mga ito kaya nagpalusot na lang siya, kaso ay mas lalo siyang pinagbabato. Minsan ay nakita ni Sosuke si Kaname na parang inaatake ng tao kaya agad niya itong tinulungan pero sculpture lang pala itong ginawa ng babae. Kaya napahiya ang bida. Habang nasa hallway ay nakita naman niya ang isang babae na anabangan si Kaname at ang kaibigan nitong si Kayuko Takiwa kaya agad niyang hinanda ang baril. Pero kaibigan din pala ni Kaname ang babaeng nanggulat. Hindi na makapreno sa pagtakbo si Sosuke kaya nabundol niya ang teacher kaya pareho silang bagsak sa hagdan. Dahil dito ay sinabon ni teacher at sinabing huwag nang magdadala ng laruan. Pinakita naman ang isang mercenary na si Goren na kausap ang dalawang Russian officer. Sinabi nito ang tungkol sa grupo ni Sosuke na siyang dahilan ng ilang pagpigil sa Russian operations. Minumura siya ng isang Russian kaya sa inis ay binaril ito ni Goren at sinabi sa natirang officer na kaya niyang kidnapin si Kaname na objective ng KGB. Minsan ay lihim na sinundan ni Sosuke ang mga babae sa isang kainan at doon ay nakakita siya ng isang lalaki na nag-iwan ng attache case nito. Naisip ni Sosuke na baka terorista ito pero huli na nang kunin ni Kaname ang case para sana ibigay sa lalaki. Kaso ay muntik na siyang masagasaan ng truck pero agad siyang niligtas ni Sosuke. Naroon din ang invisible na Gundam. Nagpasalamat ang mga babae sa pagligtas ni Sosuke kay Kaname pero nasarapan ang mukha ng babae nang mapispis ang siopaw nito na nilamukot pala ng lalaki. Kaya tinawag nilang bayot si Sosuke. Sa tren ay nahuli ni Kaname na sinusundan pa rin siya ni Sosuke kaya nagtanong ito ng pagalit pero sinabi ng lalaki na nagkataon lang na naroon siya. Pagtigil ng tren ay tumakbo palabas si Kaname pero pilit siyang hinabol ni Sosuke at tumalon pa ito sa labas ng bintana at nauntog sa lupa. Nawalan siya ng malay kaya agad siyang nilapitan ni Kaname pero ayos lang siya at sinabing nagkataon pa rin na biglang nais niyang lumabas ng tren. Kalaunan ay nagtanong ang babae kung may GF na ang bida pero sinabi ng lalaki na wala pa at ayon sa kaibigan niya ay wala daw siyang mahahanap. Kaya natawa si Kaname at sinabing weird kasi siya kaya paanong may magkakagusto sa kanya. Pero sinabi rin nito na kahit paano ay mayroon pa rin. Sa labas ng bahay ni Kaname ay naroon si Goren na nakaupo at naramdaman niya kasama ng isang bata ang paglalakad ng invisible na Gundam ni Curse. Kaya pasimple niya itong dinikitan ng bubblegum. Minsan ay habang naglalakad si Kaname at Kayuko ay nilapitan sila ni Curse na nagpakilalang galing sa malayong lugar at ngayon ay nawawala. Pag-uwi nito sa kanilang kampo ay lasing ito dahil pinainom daw siya ni Kayuko ng marami kaya pinagalitan siya ni Sosuke dahil covert operation ang misyon nila doon. Pero sinabi nitong maraming sinabi si Kaname tungkol kay Sosuke na kanyang pasimple na kina-excite. Nagulat sila nang makakita ng lalaking umaakyat sa gusali na tinitirhan ni Kaname. Kaya agad silang nagpunta ng kani-kanilang pwesto. Sniper backup si Curse samantalang pinuntahan mismo ni Sosuke ang labas ng apartment ni Kaname. Nahuli nito ang umakyat na nagnakaw ng panty na si Shinji Kazuma. Sinabi ni Shinji na inutusan daw siya ng mga seniors na siga para magnakaw ng panty ni Kaname. Sinabayan pa ni Curse na Kanchao na perfect daw ang panty ni Kaname. Kalaunan pa ay namuka ni Shinji na si Sosuke at nagkwentuhan sila ng tungkol sa mga robot at military stuff.
Dahil dito ay naabutan sila ng nakatwalyang si Kaname at nakita pa ng babae na hawak ni Suzuki ang panty nito kaya pinalo niya ito ng baseball bat. Isa namang captain na si Talitha Testarossa na kilala rin sa pangalang Tessa ang nag-utos na pasabugin ang isang secret research facility ng mga Russian at nagtagumpay sila. Dahil dito ay nagalit ang Russian officer kay Goran at sinisante siya pero na-frame up na pala ni Goran ang officer at narinig ng lalaki na hinuli ito sa kabilang linya. Nabalitaan din ng mga bida na nasira na ang kanilang target kaya tapos na ang misyon ni Suzuki na bantayan si Kaname. At pinauwi na sila maliban na lang kay Suzuki na tapusin daw ang pag-aaral lalo na at nabayaran na nila ang kanyang tuition. Kaya pinagpatuloy pa rin ni Suzuki ang pag-aaral doon at dumating ang araw ng kanilang school trip. Naiinis pa rin ang babae kay Suzuki dahil sa panty issue nito. Sa eroplano ay naroon din pala si Goran na mukhang may masamang balak. Sa loob ng eroplano ay nagulat ang mga students nang biglang umuga ang eroplano pero sinabi ni Kaname na turbulence lang ito. Pero ang totoo ay binaril pala ni Goran ang isang piloto at babarilin pa sana nito ang isa pero pinigilan siya ng isa niyang kasama na nagsabing huwag siyang basta-basta pumapatay para hindi nila siya tanggalin. Saka inutusan nila ang pilot na dalhin ang eroplano sa ibang lugar. Pagkatapos pa ng ilang sandali ay nakarating na sila sa isang military base at sinabi ni Goran na magpakabait silang lahat bilang mga hostage kung ayaw nilang barilin ng mga tangke at robot sa labas. Nalaman agad ni Natessa at ng ibang mga commanders ang hijackang na naganap at naisip nilang pwedeng may isa pang mastermind na nakikisawsaw sa pangyayari. Naisip nilang antayin na lang muna kung ano ang magaganap. Samantala sa eroplano ay nilapitan ni Goran si Kaname para kunin pero pumalag ang magandang guro at pinagmumura si Goran. Sa inis ng manyak ay tinutukan niya ng barilang teacher pero inistorbo sila ni Suzuki at nakita ni Goran ang bida. Pagkaalis ni na Goran kasama si Kaname ay mabilis na tumakbo si Suzuki paalis para kumuha ng magagamit. Pero may dumating na mga armadong kalalakihan kaya nagtago muna siya at nakita niya ang bomba na tinatago ng mga ito. Itinawag niya sa HQ ang kalagayan nila doon at sinabing si Goran ang leader ng hijackang. Sinabi ni Tanda na si Goran ang mercenary na pumatay sa kanilang mga kasama noon kasama ng mga bata at babae. Kaya naghiganti sila ni Suzuki at binaril ng batang Suzuki ang ulo ng Gago. Pero hindi nila alam kung paano itong muling nabuhay. Biglang may tumutok ng baril kay Suzuki pero sinipan ng bida ang baril nito at saka tinamaan ng tuhod ang kalaban. Sa kanya ito kinuryente at nawala ng malay ang maskulado. Nakarinig si Suzuki ng pagputok ng baril at naiisip niyang baka binaril ni Goran ang crush niyang si Kaname kaya lumabas tuloy siya sa pinagtataguan. Samantala sa experiment room ay nasuntok pala ni Kaname ang mad scientist na gusto siyang pag-eksperimentuhan at binalak tumakas ng bida. Pero pinigilan siya ng doktor sa pagpapaputok ng baril. Pumasok ang dalawang bantay at habang hinahawakan si Kaname ay bigla silang nagsitumba. Kinuryente pala sila ni Suzuki. Nagulat si Kaname sa pagdating ng bida. Pinapakanta ni Suzuki ang mad scientist tungkol sa experiment para sana kay Kaname nang may dumating na kalaban kaya nagbarilan sila. Samantala sa HQ ay pinatawag ng CEO ang lahat ng mga field agent nito at pinaghanda sila para sa misyon ng pagliligtas kay Kaname at mga hostage ng kalaban. Mabilis na nagliparan ang mga robot paalis ng Mithril Submarine. Dahil naka-miniskirt lang si Kaname ay dinaganan siya ni Suzuki. Binaril pala sila kaya prinotektahan niya ang dalaga. Pinagdamit niya ito ng jacket at mabilis silang sumakay ng truck at tumakas. Sa truck ay sinabi ni Suzuki ang misyon na pagbabantay kay Kaname at sinabing special na nila lang ang babae dahil may mga gobyerno na nais siyang kunin at pag-eksperimentuhan dahil sa natatangi niyang kakayahan. Hinabol sila ng mga robot na palaka kaya napilitan silang pumasok sa isang storage. Nakakita sila ng ilang robot at hindi naniniwala si Kaname na alam ni Suzuki na mag-drive ng robot. Kaya pinakita ito ng lalaki sa babae. Dumating ang dalawang kalaban at binaril si Suzuki pero walang hirap na madaling tinalo ng bida ang dalawang robot. Saka mabilis silang tumakbo paalis doon kaso ay isang advanced Gundam ang bumaril sa robot ng bida kaya nahulog si Kaname sa tubig. Sinubukang lumaban ni Suzuki pero natalo siya ng mas advanced na gamit ng kalaban. Lumapit ang kalaban at pinakita ang pilot nitong si Goran. Namuka ni Goran si Suzuki dahil kilala pala niya ang bida. Sinabi nitong pakikamusta daw kay San Pedro pagdating ni Suzuki pero biglang sumabog ang baril nito. Nakarating na pala ang backup na mula sa HQ at kasama dito si Kurz at Melissa. Nagugulat na lang at napapatanong si Kaname dahil maging si Kurz ay isa ring sundalo. Sinabi ni Kurz na bumalik sila agad sa eroplano dahil may dumating na evacuation unit para sa mga hostage. Tinapon ng isang robot ang bomba na nakatago sa eroplano kaya ligtas silang lahat. Samantala ay nahihirapan si Kurz sa pagbaril kay Goran dahil para itong daga na lulubog lilitaw sa kasisilip.
Inutakan niya ito sa pagpapanggap na nagjam ang baril nito sa kanilabas ang kutsilyo kaya umatake si Goren pero tinutukan niya ito ng rifle. Samantala ay hinahanap ng guro si Connie Mae pero sinabi ni Melissa na nasa isa itong eroplano kaya mabilis na umalis ang extraction plane. Nakita ito ni Nasosuke at Connie Mae pero hindi nila sila naabutan. Nakaalis na ang karamihan at sinabi ng CEO na umalis na sila doon dahil parating na ang reinforcements ng mga kalaban. Nag-alala bigla si Melissa nang sabihin ng isang piloto na nakita nitong bumagsak ang Gundam ni Kurz. Mas nalungkot siya nang pinatamaan nila ng bomba ang Gundam nang sa ganon ay hindi makuha ng ibang bansa ang kanilang teknolohiya. Kalaunan pa ay magkasamang tinatahak ni Connie Mae at Sosuke ang kakahuyan pero nasugatan ang lalaki kaya't kinailangan nitong ayusin muna ang sugat. Nagulat silang bigla nang may gumalaw kaya tinutukan ito ni Sosuke pero si Kurz lang pala itong nanghihina. Sinabi ni Kurz na hindi niya maintindihan kung paano siya natalo ni Goren imbes na blank point niya itong binaril. Para daw may dumagan sa kanya na hindi nakikita. Nagmamakaawa si Melissa na hanapin sina Sosuke at Kurz pero sinagot ng CEO na hindi nila pwedeng gawin iyon dahil delikado para sa lahat ng nilalaman ng submarine. Pero kalaunan ay sinabi ni Andre kay Tessa na gamitin nila ang secret weapon na robot kung sakali mang nais nilang iligtas sina Sosuke, Kurz at Connie Mae. Samantala ay sinabi ni Sosuke na tumakbo si Connie Mae malapit sa dagat at tumawag gamit ang radio habang gumagawa sila ng diversion ni Kurz. Ngunit alam ni Connie Mae na magpapakamatay ang dalawa para lang sa kanya kaya hindi siya pumayag. Tinutukan ni Sosuke si Connie Mae para umalis pero mas lumapit ang nakangiting babae at sinabing sumama siya dahil pogi ang bida. Saka sila nagtitigan na handa ng maglaplapan. Kaso ay kinantsawan sila ni Kurz na naroon kaya napahiya ang dalawa. Nagustuhan ni Kurz ang suggestion ni Connie Mae na sunugin nila ang gubat para gawing diversion. Lalo na at masisilip sila ng spy satellite ng Mithril pagkatapos lang ng ilang minuto. Habang inaayos ni Sosuke ang langis na susunugin nila ay nagtanong naman si Kurz kay Connie Mae kung anong ginawa nila sa kanya. Kaya napasagot ang babae at may ilang naibulong na salita tungkol sa tinawag nilang Black Technology. Nag-react siya sa pagkaka-activate ng kanyang alala at pinunit ang damit kaya pinakalma na lang siya ni Kurz para hindi tuluyang maghubad. Nanghina si Kurz at napatitig na lang sa katawan ni Connie Mae nakita ang masarap. Pagdating ni Sosuke ay nakita niyang nakadapa na lang si Kurz na walang malay dahil binugbog ito ni Connie Mae. Kalaunan ay natuntun na sila ng mga sundalong nakasunod kay Sosuke. Sinabi nila Baspanti na tularan nila yung napanood niyang pelikula ni Provinciano na pinatay niya lahat yung isang pleton ng mga sundalo. Sinubukan nilang tularan pero hindi nila kaya at akala nila ay tigok at rape ang abot nila. Pero dumating ang pinadalang robot ng HQ na si Al at mabilis na sinakyan ito ni Sosuke. Narinig niya ang pinadalang mensahe ng CEO na kailangan nilang gawin para makaligtas. Saka mabilis niyang inubos ang mga robot ng mga kalaban na nakapalibot gamit lang ang kutsilyo at puno. Pero hindi niya inaasahan na naroon din pala si Goren at ang long hair nitong Gundam. Naglaban ang dalawa at nabasa ni Connie Mae na matatalo si Sosuke kung magpapatuloy ang laban. May gamit kasing technology si Goren na kaya niyang ma-e-channel sa Gundam ang nararamdamang emosyon. Inatake ni Goren si Sosuke pero nakita ng bida na hindi nasira ang kanyang robot. Kaya naisip ni Connie Mae na nagagawa ding ma-e-channel ni Sosuke ang emosyon sa kanyang Gundam pero hindi lang niya alam. Muling gumana ang kakaibang galing ni Connie Mae kaya tinawagan niya si Sosuke upang turuan kung paano gamitin ang kakayahan na tinawag nilang Whisper. Nagawa naman ni Sosuke na gawin ang sinasabi ni Connie Mae kaya napahanga at nagsaya si Goren dahil nagagawa din ito ni Sosuke. Matatalo pa sana si Sosuke dahil nag-aalangan sa sarili pero sinabi ni Connie Mae na pag nahuli siya ni Goren ay tatanggalin ang damit niya at malalawlaw siya at pagkatapos ay papatayin. Kaya nagalit si Sosuke at pinulot ang baril at binaril ang umatakeng kalaban. Naging sanhi ito ng napakalakas na pagsabog pero sa huli ay si Sosuke ang nakaligtas. Mabilis silang tumakbo patungo sa kanilang rendezvous point pero maraming palakang robot na nakaabang. Pero tinulungan sila ni Melissa na nasa tuktok ng Mithril submarine at hinawakan ang tumalon na mga bida. Saka mabilis din silang tumakas sa ilalim ng tubig. Sinabi ng CEO kay Sosuke na naisip ng mga kalaban na wala daw kay Connie Mae ang hinahanap nilang kapangyarihang Whisper kaya nasa ligtas na itong kalagayan pansamantala. Nakatulog ng dalawang araw si Connie Mae at nang magising ay nasa tabi niya si Melissa na sinabihan siyang kahit anong mangyari ay kalimutan na lang niya ang nangyari. Saka din ito nagpasalamat sa babae dahil sa kanya ay buhay pa ang mga tao nito. Nagtanong si Connie Mae kung nasaan na si Sosuke kaya sinabi ni Melissa na may bago na itong misyon. Dumating ang mga kaklase niya at nagulat na lang siya nang naroon pa rin si Sosuke para bantayan pa rin siya. Isang umaga ay lumapit si Shirai kay Connie Mae para magpapogi pero pinalayas siya ng babae kaya dumating din si Sosuke at tinutukan ng baril ang kawawang lalaki.
pero nanonood din pala ang babaeng may gusto sa lalaki na si Mizuki Anaba na nag-aapoy ang mata at sinusubaybayan si Konami. Kalaunan pa ay pinuntahan ni Konami si Sosuke na ini-interrogate si Shirai sa CR at pinigilan ito. Dumating si Mizuki na nais ding pahirapan ni Sosuke pero binitukan siya ni Konami. Habang nag-uusap ay nakita ng dalawang bida si Mizuki na umiiyak. Iniwan na daw ito ni Shirai dahil kay Konami at Sosuke. Sinabi nitong dahil kasalanan nila ang pag-iwan sa kanya ni Shirai ay kailangang makipag-date ni Sosuke sa kanya bukas. Nagpunta sila sa bahay ni Konami at doon ay pinaliwanag ni Mizuki na bukas ay ipapakilala na sana niya ang kanyang BF sa mga kaibigan at magpapanggap si Sosuke na si Shirai. Buong gabi naman na sekretong nagseselos si Konami pero naawa pa rin ito kay Mizuki. Kinabukasan ay nakipag-date nga si Sosuke kay Mizuki kasama ng mga kaibigan nito. Nagpanggap naman si Sosuke na si Shirai pero hindi pa rin ito naiwasan na ipakita ang kanyang pagiging sundalo kaya naghinala na ang mga kaibigan ni Mizuki. Nakasalubong nila ang tunay na Shirai na tinaboy ulit ni Sosuke gamit ang baril pero nabisto na sila ng mga kaibigan ni Mizuki. Sinabi ng mga kaibigan na maghalikan sila kaya nilaplap ni Sosuke si Mizuki na sinuntok ang lalaki at tumakbo palayo. Umalis din ang ibang babae para samahan ang kawawang si Mizuki. Tinawag ni Konami si Sosuke mula sa tubig at nag-imagine na halikan ng lalaki pero nabigo siya at naasar nang sabihin ng lalaki na baka masama ang pakiramdam niya. Pinakita naman ang isang batang si Takuma Kugayama na nasa palipara na naiinis dahil lang sa necktie ng officer kaya sinakal niya ito. Delikado pala pag hindi maayos ang necktie. Samantala ay nagpunta ng ibang misyon si Sosuke kasama ang iba pa at madali nilang natalo ang kalaban. Kaso ay nagkaproblema si Sosuke dahil nakalimutan nito ang meeting sana nila ni Konami. Kaya galit na galit si Konami na naglalaro ng baseball. Home run na sana pero naitama ang bola sa invisible na Gundam at biglang nagpakita si Sosuke. At dahil galit ay binato ni Konami ang kawawang lalaki. May binigay na earrings ang lalaki bilang regalo kay Konami pero granada pala ito kaya nagalit ang babae at pinasabog ito sa harap ng lalaki. Binisita ni Captain Tessa ang batang spy ng kalabang grupo na nag-aalboroto na kinakitaan nila ng kakayahang Whisper. Pero dumating ang mga tangke at Gundam na mula sa kalabang grupo at pinagbabaril ang mga bida. Binaril ng isang Gundam si Tessa pero niligtas siya ni Andre. Saka pinakita ang piloto ng robot na si Seina. Hinanap nila si Takuma pero wala na ito at si Andre ang nakita nila. Sa daan ay pinagalitan ni Konami si Sosuke dahil sa palagi nitong pag-alis dahil sa misyon saka tumakbo ang babae. Pagpasok ni Sosuke sa kanyang kwarto ay nakita nito si Tessa kasama si Takuma. Inatake siya ni Takuma pero agad niya itong pinatulog. Pinagtimpla niya ng tea ang magandang captain at saka nasabi ng babae na magkaedad lang sila. Nakiligo si Tessa sa banyo ng bida at mapapao mama sana siya kaya kunwari nag-report na lang ang loko. Biglang may kumatok at ito pala si Konami. Dumating ito para humingi ng paumanhin at may dalang masarap na putahe. Pero naipit si Sosuke nang biglang sumilip ang nakatapis lang nakatatapos maligo na Tessa na nanghihiram ng t-shirt. Nagseselos na paalis si Konami pero tinawag siya ni Tessa. Pinaliwanag ng dalawa ang tunay na sitwasyon at pinakita ang teroristang si Takuma pero hindi pa rin naniniwala si Konami dahil sa ganda ni Tessa. Tapos nang magpatulong pa si Sosuke sa captain ay hindi ito kumbinsidong magsalita. Kinausap ni Konami si Takuma at pinagalitan ito pero nagalit ang bata at binalak siyang dakmalin pero pinatulog ito ni Sosuke. Nakita nilang may transmitter ang katawan ng bata kaya sinira nila ito gamit ang microwave oven. Uuwi na sana si Konami pero sinabi ni Tessa na sumama siya sa kanila at nagseryoso na itong siya nga ay CEO ni Sosuke. Nagpunta sila ng paaralan at doon nagtago pansamantala pero sinabi ni Takuma na mahahanap pa rin sila ng mga kasama niyang terorista. Lumabas saglit si Konami para kausapin ang kaibigan at pagbalik niya ay pinatid siya ni Takuma. Samantala ay kinausap ni Seina si Andre at sinabi ang history ng kanilang grupo na A21. Binisita daw sila minsan ng isang media at pinakialaman ang kanilang military equipment at nagkaroon ng aksidente saka pinalabas ng media na mga terorista sila. Dahil dito ay nais nilang maghiganti sa pagsira sa lungsod. Sa paaralan ay lumabas ang dalawang babae para umihi at binawalan nila na sumama si Sosuke. Ngunit sa CR ay tinangay sila ng mga kalaban. Pinakita ni Takuma ang ninakaw nitong cellphone ni Konami at sinabing pasikretong tinawagan pala niya ang mga kasama at pinaalam ang kinaroroonan. Sinabi ng mga kalaban na ilabas ni Sosuke si Takuma kapalit ng dalawang babae. Sa labas ay naisip ng bida na hindi mabilis tumakbo si Tessa kaya siya ang nauna nitong pinalaya. Saka nang magpapalit na sina Takuma at Konami ay nagpasabog ng granada ang bida. Pero imbes na tumakbo ay nakita ni Sosuke si Konami na hinuhuli si Takuma. Dahil dito ay naipit sila sa laban at natama ng pampasabog si Sosuke at nahuli ang dalawang babae.
Nakaligtas naman si Sosuke at dumating ang dalawang kasama na sina Curse at Melissa pero huli na sila dahil tinangay na ang mga babae bilang hostage. May tracking device sa bracelet na regalo noon ni Sosuke kay Kaname at yun ang naisip gamitin ng mga bida para matukoy ang lokasyon ng mga babae. Sa hideout ng mga kalaban ay sinampal ni Seina ang kapatid na si Takumed dahil sa pag-aalala nito sa kanya ito niyakap. Nag-usap ang dalawang babae ng mga kalokohang experience nila na para lang silang magkaibigan. Saka sila tinawag ng isang lalaki at dinala sa kinaroroonan ni Andre para gamiting pakantahin si Andre. Ngunit gumawa ng paraan sina Andre at Tessa at nagawa nilang mapatulog ang kalaban. Saka sinabi ni Andre na captain talaga si Tessa kaya nagulat si Kaname. Kalaunan pa ay nahanap ng mga bida na hinahabol ng pulis ang lokasyon ng mga kalaban kaya nagpakita na rin ang Gundam ni Melissa. Dahil dito ay nagtawag ng backup ang mga pulis kaya may dumating din na mga robot na dala ng mga chopper. Nagpunta sina Andre at dalawang chicks sa basement dahil may nais silang makita. At nagulat sila pagkakita sa damulag na robot na naroon. Nakita rin sila ni Takuma at Seine kasama ng mga extra. Tinawag nila ang robot na behemoth na gagamitin daw ni Takuma para sirain ang lungsod. Pinakiusapan siya ni Tessa na tumigil pero sinabi nitong huli na ang lahat. Dumating sina Sosuke at Curse at niligtas ang mga naipit na chicks at si Andre at namatay ang mga extra. Saka nataman ng bala si Takuma sa tagiliran pero pinilit pa rin siyang pasakayin ni Seina sa behemoth. Kaya sumakay ang kawawang bata sa robot at pinagalaw ito. Ginagawa lang ito ni Takuma na naiiyak para mapasaya ang kapatid na babae. Inutusan ni Andre na lumabas na sina Sosuke kasama ng iba samantalang pinuntahan niya si Seina para umalis doon. Pero tinutukan siya ng baril at pinutok ang gatilyo. Samantala ay nagmistulang daga ang robot ni Melissa nang mahuli ito ng behemoth. Nakalabas naman ang mga bida palabas ng sirang barko pero sinira ng behemoth ang robot ni Melissa. Pinaputukan ito ng mga robot na extra pero nakakagawa ng harang si Takuma. Pagkatapos ay sa kanito pinaputukan ang mga kawawang ekstrang sundalo na ginagawa lang ang tungkulin. Hinahabol ng behemoth ang sasakyan ng mga bida kaya nagpatulong si Tessa sa CEO na naiwan sa submarine. Pinalipad nila ang robot na si Al para puntahan ang kinaroroonan ng mga bida para magamit laban sa behemoth. Binabaril ng behemoth ang truck ng mga bida kaya nainis si Curse at inisnipe ang ulo ng behemoth at may mga nasirang parte ito kaya nagulat si Takuma. Pinuri naman ni Kaname si Curse na magaling pala siya at hindi lang papogi. Samantala ay pinakitang niligtas ni Seina si Andre sa tabing dagat. Nataman pala ng malaking bakal ang babae na kanyang kinasugat ng malubha. Sinabi ni Andre na gumagalaw na ang behemoth. Kalaunan pa ay nagpakilala si Andre sa babae bago pa ito namatay. Saka umahan din mula sa dagat si Melissa na buhay pa rin at nagtanong kung sino si Seina. Pagkarating ng kinalalagyan ni Al ay nakita ng mga bida na binaril ito ni Takuma. Kaya inutusan ni Tessa si Sosuke na puntahan ang robot. Patuloy namang hinabol ng behemoth ang naiwan sa truck kaya nagtago sila sa loob ng isang storage. Dahil sa pagbangga ay nawala ng malay si Tessa kaya binuhat siya ni Curse. Pero tinanggal ng behemoth ang bubong at sinilip ang mga bida at nagtanong si Takuma kung nasaan si Sosuke. Bigla siyang binaril ni Sosuke at inaasar na mahina ito kaya nagalit si Takuma at inatake si Sosuke gamit ang malaking kamay. Nahulog ang robot ni Sosuke sa harap ng mga bida at biglang may nakita at narinig si Kaname na instruction ni Tessa na kausap siya gamit ang telekinesis. Sinabi nitong patamaan ang groin ng behemoth. Sinabi nga ito ni Kaname kay Sosuke at sinabing gamitin ang kapangyarihan nito. Inatake nga ni Sosuke ang behemoth at binaril ang itlog nito kaya bumagsak ang malaking robot at nagmalfunction at nasira. Kalaunan pa ay ligtas silang lahat maging ang batang kalaban na si Takuma na kinausap ni Tessa. Nagpasalamat si Tessa sa lahat ng mga kasamang lumaban. Saka inutusan nito sa Sosuke na huwag makinig sa sasabihin. Sinabi ni Tessa kay Kaname na in love na daw siya kay Sosuke at sinabi ng diretsahan kay Kaname na may the best woman win. At mabibitin muna kayo kaya ituloy natin sa susunod na video. Kung nagustuhan mo ang video ay follow na at like para more anime recap Tagalog to come.